welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, ay magre-repair po tayo ng kuko ng aking client. So dahil 3 weeks na to ay hindi na maiwasang may matanggal. So nakikita nyo naman na tanggal na yung sa kanyang thumbnail dahil ang ginawa daw niya dito ay pinang-press niya sa kanyang phone para mag-unlock ng kanyang phone at suddenly ay nalaglag ang kanyang extension. So, 3 weeks natural, hindi na yan makapit kasi 3 weeks na kailangan, every 2 weeks ka dapat nagre-refill ka na. Pero siya kasi inabot siya ng 3 weeks kaya ganyan ang nangyari sa kanyang kuko. So, okay lang naman sa kanya yon, willing to pay naman siya. So, ang gawin natin, nag-gasgasin natin ang mga dapat gasgasin sa kamay niya, sa kuko pala. At, ayan na nga guys, kine-cleanse ko na siya para makapag-start na po tayo sa pag-review. Una, lagyan muna natin siya ng dehydrator. I'm using Bond 8 from OPI. And primer. Kailangan guys, lagi meron tayong dehydrator at primer para kumapit po yung ating polygel. So, yan, nilalagyan ko na siya ng gel base coat. Konti lang guys, huwag masyadong marami. Make sure na lahat ng sides ay nilagyan. Mag-i-start na tayong maglagay ng polygel. Remind ko lang guys, pag nilagyan mo pala siya ng base coat, ay i-cure mo siya sa LED na 60 seconds bago ka mag-start ng pag-re-refill. So, ayan, nag-re-refill na po tayo. Kailangan na both side ay malagyan. At ito na yung kanyang na natlagas. So, lalagyan ko ulit siya. Ayan, side to side. Kailangan natin yan i-build ng bongga. So, dahil tapos na ako dito sa kanyang LED, ay ipapile ko na siya para maging even. Maging pumantay siya dun sa mga old niya. Extension. As you can see, hindi naman halata na 3 weeks na siya at kasi clear lang din yung ginamit ko sa kanya na pang-refill guys kasi clear yung nilagay ko before, so clear lang din yung ginawa kong pang-refill. So ayan, pinapile ko na siya ng itong itong drill para matanggalan ng yung patong-patong na hindi natin maiwasan, medyo makapal at saka hindi even yung pag-apply. So ayan guys, nakita ko kasi na medyo parang may kulang, so nilagyan ko ulit. Ang hirap guys kasi itong ginamit ko ay clear, so naduduling ako, hindi ko makita pantay na ba, kulang ba, ganun. Kaya pagka naman siya ay na-pile ko, nakikita ko yung difference. Kaya dinadagdagan ko pa din siya. Guys, dito sa ginawa ko na to ay inabot ako dito ng 1 hour mahigit. Nag-refill lang ako ha. Kasi meron kaming ako din yung nagbi-video. Tapos ako na din yung nag-stop ng video at tsaka may kasama na rin chismisan. Kaya ganyan. So, ayun, pinapile ko na siya para maging even na yung ating nail folder extension. So, i-buff lang natin siya para maging smooth ang kuko. Ayan, so look natural. Sabi ni client, ang gusto niya ay kasing nipis ng mukha niya. So, ayan. Nakita niya naman, wina-wipes ko na siya para malinis. So, tuwang-tuwa siya kasi gustong-gusto niya yung shape na kanyang kuko. So, for that, guys, ay kailangan natin siyang i-cover ng tough coat
don't forget that kasi kailangan natin ng top coat. Kailangan natin i-close yung mga side niya para hindi to pasukan ng tubig. Tama ba? Pero yun ang pagkakaalam ko kasi kailangan mo siyang i-close kasi para walang pasukan yung tubig. Hindi para dahil para kumislap, kung hindi i-close yung mga sides. Ayan. So, finally! Tapos na tayo. I-cure ko na siya ng 60 seconds. At ayan na. Tara! Maghuhuli na po tayo. At ayan ang pinili niya. Sa Arabic is turabi. Turabi means like ube, something. Yung parang gabi color. Ang tawag nila doon. Tama ba ako? Hindi ko basta turabi ang tawag nila dyan eh. Sa Arabic. Pero maganda kasi bagay sa kanyang finger. Ayan. Ayaw na niya magpa-design sa ngayon. Sabi niya pagbalik na lang niya. And we're done! And please guys, don't forget to subscribe and like my video. Thank you for watching!